ang Yaoyan, isang uri ng martial arts na gawa ng isang Pilipino para sa mga Pilipino. Tsak na dadanak daw kasi ang dugo kapag ito ang ginamit sa pakikipaglaban. Bukod sa matinding training na kanilang pinagdaraanan, tila isa rin daw itong relihiyon dahil sa dedikasyon at mga prinsipyong itinataguyod ng Pinoy martial arts na ito. Wala pang isang minuto, napatumba na ni Michael sa ring ang kanyang kalaban. Nabalian ito ng buto sa tagiliran at halos hindi na makatayo. Ang sikreto ni Michael, ang kakaibang lakas mula sa Filipino martial art na kung tawagin ay Yaoyan o Sayaw ng Kamatayan. Una po, third round nabot. Pero nung pangalawang laban ko po, nagulat ako ba't seconds na lang yung laban ko. Dahil nga kay Master, basta sinusunod ko lang lahat ng sinasabi ni Master. Pag bell nang, sugurin mo na kagad, yun na. 11 taon ang tinuturuan si Michael ng Yaoyan nang tinuturing niyang master na si Napoleon Fernandez. Ang nagpasimula ng Yaoyan taong 1972. Look at these people around. Mga maliliit lang, di ba? Wala mga 6-footer dito. Ang Yaoyan ni Chicago para sa Pilipino. Na hindi gumagamit ng lakas-alaga. Kahit na stroke, mahina na ang pandinig at hirap nang lumakad si Master Napoleon. Sinampulan pa rin niya kami kung papaano gagamitin ang lakas ng aming kalaban para pumabor sa amin. Itutulog niya, tulog mo. Sa halip na, itulog ko, hilahin mo. Ipinakita niya rin sa amin ang hampas at tiyan na kung tawagin ay hazing. Look ha, may lalabas dyan. Nagmarka po yung kamay niya. Pati buto lalabas yan. Buto ng kamay ko lalabas. Isa lang ito sa 100 hampas na kailangan tiisin ng isang gustong maging Yaoyan fighter. Dapat kayanin mo ang sakit. Pagkatapos na makaranas ka na 100, bibigyan kita ng simbol ng Yaoyan. Yan ang diploma. Bukod sa pagiging isang martial art, tila isang reliyon din daw ang Yaoyan dahil sa klase ng pananampalataya na kailangang ipakita ng mga miyembro nito. Huwag kang magpuyat. Bakit bawal magpuyat? Pampahina ng puso ay pag kinabukasan may practice ka. At mahina ka kung ikay puyat. At saka ang sex, hindi bawal pero bawas lang ha. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga bawal, makukuha raw ang purong lakas. Dahil sa ginugol na oras at dedikasyon ni Master Napoleon sa Yaoyan, hindi na siya nakapag-asawa. Kaya naman ang nagsilbing pamilya niya, ang mga tulad ni Michael na kanyang kinukup noon, na siya namang nag-aaruga sa kanya ngayon. Kasi kung hindi ako kinukup ni Grand Master siguro, patay na siguro ako kasi nasaksak pa ako talaga nung. Buti nung na marunong na ako sa Yaoyan noon. Hindi na pa ako nag-aaral kay Master na talaga akong Yaoyan na talaga ang buhay ko. Ito ang tila panalangin ng mga mandirigma ng Yaoyan habang nakataas ang kamao sa langit. Ito ang kanilang sinasambit bago magsimula ang bawat laban. Yumuyuko rin sila sa isa't isa bilang paggalang at pagbati. Noon pa man nasa dugo na natin mga Pinoy ang pagiging palaban, ang kinaganda ng Yaoyan ay parang itinutuloy nito ang nasimula na ang ating mga mandirigman ni Nuno. Dito, bawal ang may kabah, bawal ang may daga sa puso. Kailangan matikas, kailangan palaban. Mayroong sipang lulot, sumpak, at roskas. Aminado si Master Napoleon na naisasantabi kumpara sa ibang martial arts sa bansa ang Yaoyan. Kaya panawagan niya. Maging Pilipino kayo, maging nationalistic kayo. Kasi ang Yaoyan ay Pilipino. Huwag kayong mahilig sa mga martial art ng Hapon, martial art ng Thailander, o kahit na Inchik. Magpaka-Pilipino kayo. Huwag kayong malansang isdaan. Mabaho yun. Ako si Renzo Kiko. Nag-uulat para sa reaksyon.